Alright, sa mga kamerik, so ito gagawin natin ngayon ang MIUI 125 natin. So medyo may kalampag kasi itong pinaka ating leg shield. So medyo maalog to, nagbabibrate pagka nagmamaneho ka. Parang kumakalampag dito banda sa ating pinaka inner. So babaklasin natin to ating cowling. Tapos leg shield nito, baklas, tapos align tayo ulit ng manibela natin. Then maglalagay tayo ng foam, tsaka pinaka-host dito para mawala yung pinaka-vibrate. Then don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa latest video ko. And don't forget to click the notification bell. Yan mga kamerks, kasi medyo makalampag yung pinaka hood ng ating leg shield. Ito, na-check na natin kasi yung panggilid niyan. Yan na siya ngayon. So ito si ating C200S. Yan, na-for sale na natin ngayon yan. Antay na lang natin yung bagong ammo. Yun o, pogi-pogi yan. So yun pa yung Rouser 135 natin. So ayan mga kamerks, ito binaklas na natin yung pinaka front panel natin na cowling. Then side tray rings natin, tinanggalan natin dahil magkakabit tayo ng ito, yung host. Tignan mo, umahost pa yung kakabit ko. So spare lang naman tong host na to. Tatanggalin lang natin yung kalampag ng ating pinaka panel dito kasi sobrang kalampag niya. So check lang din natin ang panggilid niya. So kung wala naman nalinis niyo na yung panggilid, so ganun pa rin, nagba-vibrate pa rin mismo dito sa ating hood. Tapos check niyo na rin to mga kamerks, ito. Yan. Yan yung pinaka busing na yan kasi kahit anong check niyo ng vibrate, kung okay na yun dito, okay na sa panggilid. Pagdating naman sa busing, maluwag. Yan. Sine-check yan talaga yung busing kasi nandito yung power natin transmission. Tapos pagdating ng bibigay niya na ito, maalog yan. So check muna natin tong pinaka panel natin kasi medyo makalampag tong panel ng sa tapakan. Ito nagbabibrate din, so tanggalin muna natin to. Buti na natin yun. Ayan, ang dumi oh. Ang landin na baklas. Palilinisin na rin natin yan. Para bago natin salpak yung pinaka-host dito. Tapos lalagyan na rin natin ng foam. Matanggal na yung pinaka-kalampag ng ating side flarings. Lilinisin natin. Ayan, dumi. Tapos maglalagay tayo ng foam dyan para mawala na yung pinaka kalampag ng ating inner flarings. So ito mga kamerks yung ating foam na ilalagay dito. Yan. Ayan na siya. Para hindi kumalampag. Then itong hose kailangan natin. Yan, pambreather hose. Tapos ziplock or loop lock. Yan. So yan, sukatin lang natin yung gagawin natin. Hanggang dyan siya. Tantayin nyo na lang. So ito. Pinaka-bend siya. Ito natin siya gugupitin.
Nabukan na siya. Sukatin natin. Sobra. Ale. So yan, yun magiging itsura ng ating anti-vibrate. So napakagandang hose niyan. Nakita niyo. So wala pa tayong kinakabit na pinaka duplak. Yan, para dito yan eh. Papansin niyo yan, oh. May mga rubber. Kaso ito yung foam, wala na, pudpud na. So napakaliit lang na nilalagay ng kasa. Kaya yan yung kumakalampag sa harap. Ayan. So lalagyan na natin ng loop lock cable tie para mag-lock siya. Tapos hindi na siya umalis. So pwede nyo butasan yan dito para hindi umalis. So, pero oh, dito, okay na dito. Maglagay lang kayong tigda dalawa. Okay na. Hindi naman siya papalag na pag ano, nakakabit na. So yung kabitan na natin. So ito yung gamit ko. Unahin natin yung sa gitna. So yan mga kumarks, nabit na natin, you know, dalawa, tas tatlo sa gitna. Ito okay naman, di naman kakalampag yan. Para nagbabounce back lang yung vibration from engine. Kasi separate siya dito sa ating pinaka inner flarings natin. Ayan siya, ganyan yung itsura niya. Swabing swabe, tas lalagyan na natin ng foam dito. Para hindi siya mag-bounce back yung pinaka-vibration dito sa ating head. So ito na mga kamerks, yung panel natin na leg shield. Lalagay na natin dito. Tapos lalagyan natin ng foam. Malinis na, nilinis ko na siya. Para pagka sinalpak na natin, wala na tayong problema. Boom.
So yun yung anti-vibrating system natin. Kaya yung tatlong foam, nilagay ko siya doon. Kasi ingit na siya. Tapos ito, pipix natin to kasi nakaangat pa siya. Yan, nakapasok na tong gitna. Ito na lang. Kasi mga butas na nilagyan natin ng loop lock, yun yung pasukan ng pinaka-clip na to. Yung joint niya, duktungan. So ipapasok natin yun. Alright, ayan na, naisalpak mo natin. Ayan yung mga joint niya dito. Tapos alay natin to. Dapat pasok yung butas niya, tapos yung clearance between dito. Ayan. Ayan yung foam natin. Nakikita niyo. Tapos papapwersay natin yan, lumapat tong pinaka-panel natin dito. Para hindi nagba-bounce back yung pinaka-vibration natin. Mas bago ba ito sa akin? Hindi naman, ano yun, stock na stock yun ito kasi na